So, hunin natin yung phone. Tignan natin kung pwede kang gumawa ng ibang pwede mong gawin dito sa phone. Uy! Oh, nalaro tayo. Sila. Nag-update pa yung file natin galing sa ating phone. So, walang cable dyan. Wireless. So, ang maganda dito, si Arthur na yung gumawa siguro nung program para mag-direct na siya dito. So, kahit sa phone natin, pwede natin i-access eh, habang nag-laser. Dahil birthday ni Baby, si Baby yung ating magiging model. So, nag-upload pa yung file. So, pagtapos nito siguro, magpe-print na siya. So, ang ginawa ko lang, yung file niya, yung picture ni Baby, in-upload ko dito, tapos sinet ko yung settings. Tapos, yun ah. Ginagawa niya ng G-code eh, para ma-print dito sa ating laser. Yun ah, 99% na. Yun ah, start, run. Warning, firm, it's dangerous. Yo! Na. Ito yung image niya. Yan. Tapos, hintayin natin kung ilang oras. Estimated time is 26. So, hindi ko alam kung mamamatay yung phone. Pero mga okay naman. So, hindi nyo na kailangan ng ano, laptop para dito. Phone lang. Pag nag-send si client ng kanilang pictures or what,
Rekta na agad. So, pakita ko lang. Yung progress niya. Ayun o, nakikita niyo yung darker. Ayun yung progress niya. Ito, nag-home na rin siya. Mag-isa. So, pag nag-print, hindi namamatay yung phone. Hindi siya nag-sleep. Kasi yung phone ko, ano lang, 10 seconds lang nag-sleep na eh. So, balikan natin pag nakadami-dami na siya. So, 10% na, sabi dito. Kunin natin yung phone. Tignan natin kung pwede kang gumawa ng ibang pwede mong gawin dito sa phone. Uy! Pwede. Tignan natin, bukasay na ibang app. Laro tayo. Uy! Pwede. Pwede ba? Oh, laro tayo. Habang nagka-cut, pwede tayo maglaro. Wala, namatay. Tapos, tignan natin. Yun, lagun ka. Ay! I-reconnect. Tignan natin kung ano mangyari. Ayun! Wala, wala. Wala nangyari. Go pa rin siya. 63%. 12 minutes na lang. Okay pa din. Yeah. Ganun lang pala. Pwede, pwede. Galing oh. Tignan nyo. Malinaw pag maglapag dito. Pero pag nag-change ako dito sa running, nag-ano yung phone. Nag-dim. Nag-energy saver siya. Oh, no. Reconnect siya ulit oh. Ganyan nyo. Pero pag na-reconnect ko siya, okay lang. Dire-diretso pa rin. Tapos mag-update lang siya. So, tuwan na natin dito. Ito si baby. Yan. So. Yan din. So, ito yung image. Happy birthday, baby. Na, di ba? Ayan, ang galing. So, pakita ko sa inyo yung ito, yung mismong setup. Ito lang, phone lang yung ginamit natin. Ito na yung kinalabasan. So, papakita ko po sa inyo yung software na gamit ko. Ito po yun. So, ito po yun. Dito nyo po isa-set yung inyong mga settings. Tapos, dito na rin yung inyong mga kung ano-ano man. Dito na rin kayo mag-upload ng inyong mga pictures and everything. Napaka-convenient niyang gamitin. So, andito na lahat. Pero kung sanay kayo sa laptop, why not? Pero syempre, mas mabilis sa laptop kasi mas madaling mag-configure dun eh. Pero ito, convenient lang siya. So, ito lang yung kailangan yung dalin. Tapos ito, Wi-Fi. Tapos, yun na. Pwede na. Kahit nasa malayo kayo, basta abot neto yung Wi-Fi nyo, syaka ito. Walang problema. Pag-print kayo. Hindi ko na po siya i-discuss in detail, ano. So, explore nyo na lang.
yung Laser Explorer. So, Dorotur Laser 3. So, check natin yung mga features nito, nakakaiba. Dun sa first na laser na pinakita ko sa inyo, yung Yofero. Yofero, tsaka Roturi sila yung gumawa sa kanila. Ito, ang pinakamaganda dito is, syempre, wireless. So, nakita nyo naman po, di ba? Phone lang yung gamit ko. Nakapag-print ako nito. Meron siyang emergency stop. Ito, yan. So, ito, para gumana ulit. Sa pa, meron siyang key para hindi siya mabubuksan accidentally. So, tago nyo lang to para hindi mapaglaruan or magamit kung sino man. Tapos isa pa, meron na siyang home. May sarili siyang home. Hindi niya na kailangan bumili ng home. Yung iba kasi, kailangan niyang bilhan ng chip or ng sensor para mag-home. Pero, eto hindi. May sarili siyang home. Meron na rin siyang storage. So, may kasama siyang SD card. May kasama rin siyang USB for, syempre, storage. Yung antenna para sa Wi-Fi. Tapos, YRR na cable. Pwede rin siya. Kung makikita niya naman, no, ang solid niyang tingnan. Ang sleek niyang tingnan eh. Ano to? Performance-wise, dun sa ginawa natin, okay naman siya. Hindi ko lang in-adjust yung laser niya kasi tinesting ko lang talaga kung okay siya. So, meron din silang sinama na pwede sa hangin. Meron na rin siyang YRR na cable. Ito yung sa hangin. Ano yung mga pwedeng niyang i-laser? Acrylic, wood, fabric, metal. Not sure sa mirror eh. Meron po tayong link nito dun sa baba, sa description kung gusto niyo mag-avail. So, ayun po yung official link ni Orotur. Ito po, pwede rin makakat ng mga maninipis na kahoy. Mga 2 to 3 passes, depende na lang kung gaano siya kakapal. So, meron kaming kinakat, 180 yung kapal ng piece. Pwedeng-pwede po siya, 2 passes lang. Kapag medyo maano yung gitna, nagiging 3 passes. Pero 2 passes to 3 passes yung kanyang cutting. Ayan po. So, if ever po na meron questions, suggestions, and any other comments na po regarding po dito sa ating video, comment nyo lang po sa baba. Tatry po natin silang sagutin. So, yun na po. Thank you!